Hihingi ako ng paumanhin sa pagkawala ko ng ilang minuto sapagkat nais ko lang sabihin sa inyo na kalalabas lang ng opisyal na pahayag ng ating kolehiyo hinggil sa pangyayari na 5 taon na nakalipas. Wala namang bago dun sa ating pahayag sapagkat kung tutusin, ito ay pag-uulit lamang ng madalas na nating sinasabi mula noong nangyari itong Kampatuan Massacre noong November 23, 2009. At ang ating batayang layunin sa pagdaraos ng ganitong taunang komemorasyon ay hindi lamang usapin ang pagdadalamhati, kundi kolektibong galit. At para sa amin, dito sa administrasyon ng ating kolehiyo, malaking responsibilidad ang nakaatang sa aming balikat bilang mga administrador at mga guro para imulat ang mga estudyante sa katotohanan. Totoo, may dahilan para matakot. Totoo rin na may dahilan para mag-alala. Ano ba ang mangyayari sa atin kung matapos tayo sa ating mga kursong pinili, mapa-broadcasting man yan, pananaliksik sa komunikasyon, pelikula, o periodismo? Hindi natin malalaman kung ano ang ating kahinatnan. Subalit tayo ay may dalawang opsyon. Una, tayo ba ay tatahimik na lamang at ipapasawalang bahala na lang natin ang pangyayari sa larangan ng periodismo? Tutal tayo ay mga estudyante lamang. O tayo ba ay makikisangkot at makikibaka ngayon pa lang para siguraduhin na ang mamanahin nating rehimen ay ang siyang umaangkot sa responsableng pagganap sa gawain natin sa media? Mas pinili natin ang huli. At ito ang ating malinaw na paninindigan ngayon. Basahin nating mabuti ang mga nakasulat sa maraming textbook sa periodismo at sa gawaing pangmedya. Iisa lamang ang ideya na inilalabas ng iba't ibang mga eksperto sa larangan ng komunikasyon. In the absence of freedom, it is a media practitioner's responsibility to fight for it. Kahit si Edmund Lambert, sinusulat din niya yon. At kahit binasa ninyo si Crispin Maslog mula pa noong 1992, binanggit niya na media killings is the highest form of censorship. Ang ating tungkulin dito sa kolehiyo ay pataasin pa ang antas ng diskurso sa pamamagitan lamang ng aktwal na paglaban at ang pagtukoy kung sino nga ba ang siyang pangunahing responsable dun sa kinalalagyan natin ngayon. Tinatawag nating Impunity King ang kasalukuyang Pangulo dahil ito ang ating obhetibong pagsusuri sa sitwasyong 25 periodista ang pinatay sa ilalim ng kanyang rehimen, sa isang sitwasyon na kahit ang isa nating estudyante na si Maricon Montajes ay nananatiling nakakulong mula pa noong 2010. At ito rin ang dahilan kung bakit 2 sa mga dating estudyante rin dito na bahagi ng Morong 43 ay nakulong ng halos 1 taon noon ding 2010. Kung gusto mong palawakin pa ang saklaw dito sa Universidad ng Pilipinas, merong isang profesor sa physics dati na si Kim Gargar na inaresto noon ding 2011, kung di ako nagkakamali. Ah, sorry, 2013. Noong 2011 naman, meron ding isa ring estudyante rito na punong patnugot ng Philippine Collegia na si Erickson Acosta na inaresto dahil sila ay napagkamalan di umanong bahagi ng Revolusyonaryong Kilusan, bagamat malinaw na sina Maricon, sina Erickson at si Kim ay ginagampanan lamang nila ang mga tungkulin nila bilang mga tunay na iskolar ng bayan. Tayong lahat ay may obligasyon sa publiko na siyang nagbabayad ng ating matrikula. May obligasyon tayo na kumilos para sa makabuluhang pagbabago. Totoo na nabubuhay tayo sa pambihirang pagkakataon. Noong dekada 80, noong estudyante pa lamang kami, ang aming pagkilos ay batay sa itinatakda ng aming mga estudyanteng pag-organisasyon o student organizations. Pero dito, parang baliktad. Tila ang administrasyon ang siyang nagtutulak sa mga estudyante na kumilos. O kung di man, ang mga ang administrasyon at ang mga ilang estudyanteng ang ilang mga organisasyong pang-estudyante rito ay may pagkakaisa doon sa pagsusuri sa kasalukuyang panahon. Sa halip na pigilan kayo para sabihing mag-aral na lang sa loob ng classroom,
kayo ay hinihikayat na lumabas. Sapagkat yon ang ating katotohanan. Yon ang ating sitwasyon sa kasalukuyan. Malinaw na ang tunay na edukasyon ay hindi lamang sa usapin ang nasa loob ng classroom, kundi maging sa labas nito. At ang tunay na mundo ng periodismo, ng pelikula, ng pananaliksik sa komunikasyon at ng broadcasting ay hindi makikita sa pamamagitan lamang ng pag-re-research sa internet. Malalaman mo ang kalagayan sa pamamagitan ng aktwal na pakikipamuhay sa iba't ibang mga sektor ng lipunan. At sa konteksto ng nangyaring massacre sa Ampatuan, iniuugnay din natin ito sa massacre na nangyari sa Hacienda Luisita 10 taon na po ang nakaraan. Kung merong 25 periodistang pinatay mula noong 2010, meron naman 222 na biktima ng extrajudicial killings mula rin noong 2010. Kaya ang kultura ng walang pakundangan sa larangan ng periodismo ay siya rin kulturang kinahihinatnan at kinakaharap ng iba't ibang sektor ng lipunan. Kaya malinaw po ang ating pamantayan. Kung merong pagkakaiba ang ating komemorasyon ngayon, ito ay ang malinaw na pagsasakonteksto ng objetibong sitwasyon sa ating lipunan. Kaisa natin ang mga batayang sektor sa pakikipaglaban para sa makabuluhang pagbabago. Tandaan nating lahat, tayo ay may etikal na obligasyon at may profesional na tungkulin kahit mga estudyante pa lamang tayo na pataasin pa ang ating antas ng diskurso at siguraduhin na tayo ay kikilos para sa panlipunang pagbabago. There's nothing unprofessional about it. And in fact, it is your ethical obligation to ensure that change will happen for the better. You are students of the University of the Philippines. You are supposed to be the scholars of the people. And that's why you have to act like one. And that's why we have to act together to ensure that meaningful change will really happen in our society. Bilang panghuli, gusto nating sabihin na ang ating pagsisindi ng 58 pulang kandila maya-maya ay simbolo hindi lamang ng pagdadalamhati, sapagkat sa tradisyon ng Pilipinas, ang pagsisindi ng kandila ay pwedeng pagdadalamhati o kaya isang curse kung tayo ay merong kaaway. Malinaw naman kung sino ang kaaway natin dito. At ito ay ang kasalukuyang administrasyon. Sapagkat ito ang tunay na kaaway ng kalayaan sa pamamahayag. He's not just the impunity king, he is also the enemy of press freedom. What with the laws and policies that are being imposed right now, like the Cybercrime Prevention Act of 2012, the Human Security Act of 2007, and even that onerous Campus Journalism Act of 1991, which still infringes upon campus press freedom. Pero, ang paggamit ko ng kulay pula ay simbolo ng ating kolektibong galit, ng ating kolektibong condemnation, our collective condemnation. Hindi na dapat maulit ito at dapat sa mga susunod na taon, tayo ay patuloy at patuloy nakikilos. Mag-iba man ang ating administrasyon dito sa MASCOM at kahit maging mapanukul man ang mga administrasyon sa antas nasyonal at sa antas ng universidad, inaasahan ng mga estudyante na patuloy nakikilos sapagkat ito ang inyong ethical na obligasyon. Kaya ang ating pagsisindi ng kandila ngayon, sa ating pagsisindi ng kandila ngayon, tandaan po natin ang ating batayang tungkulin bilang mga tunay na alagad ng media. Tayo ay naglilingkod, tayo ay nagpumulat, at higit sa lahat, tayo ay nakikibaka. Maraming salamat po.